Okay. So, bilang road safety advocate, ang payo ko sa'yo, huwag mo nga hayaang isakay yung dalawang ito sa motor. Tsaka ikaw ma'am, magsusuot ka ng helmet. Alam niyo po ba sir, na bawal yung walang helmet? Ang sa akin po ay si ma'am po, walang helmet. Napakadelikado. Sir, ilak po natin yung concert. No helmet. Not wearing helmet. It's very dangerous. Magandang araw mga Koys at mga sis. Welcome ulit sa akin channel. Ako pong muli si Koys Tony ninyo. At sa video ko na to ay kasama ko ngayon yung dalawa nating mga tropa, si Moto JP at si Moto One. Shoutout mga tropa natin yan sa Palawan Moto Vloggers. So sa ibang mga miyembro ng PMB, shoutout sa inyo at sa buong miyembro ng Palawan Vloggers community. Ang content natin ngayon mga Koys ay magre-remind tayo sa mga kapwa natin ka-rider na dumaraan dito. Since medyo may kalayuan na itong area na ito, ay marami na po yung mga nagmomotor dito na hindi nagsusuot ng standard protective helmet. So titingnan natin kung ano yung ating mga paalala na magagawa sa kanila, dahil nga talamak yung mga irresponsibleng nagmomotor dito sa lalawigan namin, lalo na dito sa Puerto Princesa. So mga Koys, ang gagawin natin na ito ay for reminders lang sa ating mga kagulong, since may social responsibility tayo bilang mga rider na i-remind yung ating mga kapwa, especially sa part ko, yung advocacy ako po. Sa pagbablog ko ay to spread road safety sa mga nagmumotor. So ang gagawin ko ngayon is magre-remind lang ako. Disclaimer lang po, ako po ay hindi gagamit ng kahit anong organisasyon, at ito po ay purely voluntarism sa part po ng mga riders. Sana po huwag nyo naman pong gawing negative itong gagawin ko or gagawin namin, dahil gusto lang po namin na magkaroon ng knowledge at proper education yung mga nagmumotor. So yun, katulad nun, walang mga helmet. So sana meron tayong makita maliban pa sa kanila na nagda-drive din ng motor na walang helmet, ano? Dito na tayo sa Toyota. Yan ang Toyota Puerto Princesa City. Actually, apart pa rin talaga ito ng Puerto Princesa, at may bumabiyahe pa rin dito ng mga multicabs. Kaya malapit na malapit pa ito sa city proper. Pero marami na yung mga hindi nagsusuot ng helmet. Nabanggit ko na karoon sa vlog ko na mga bao helmet lang yung karamihang suot-suot ng mga nagmumotor dito. So hindi talaga siya pang rider o pang motor. Pang bike po siya at pang skateboarding. Sisimulan natin mga Koys sa pagre-remind na basic na road safety. Sisimulan natin mga Koys sa pagre-remind ng pagsusuot ng helmet. Yun lang siguro muna, kasi baka mapulaan tayo eh. Sabi ko mga Koys, no, remind ko lang kayo na kapag nagda-drive kayo rito, especially 4 lanes, yung mga motor dito lang yan sa bandang tawag nito, gilid, outer lane, hindi po siya allowed talaga sa inner lane. Problema. So that's Moto JP. Yahoo! Ayan, another walang mga helmets. Ganito yung magiging setup natin. Nakita natin, nasalubong natin sina kuya at ate na walang mga helmet yung mga bata. Pati yung asawa niya, wala rin. So gagawin natin, i-remind natin siya ng maayos at tama. Itingnan natin kung anong magiging reaction nila, no? So ayan, no, may kita natin mga Koys, no, wala silang mga helmets. Ayan, no, so palagi ko nagbe-break in pa lang ito. So
Ayan, so magandang hapon po. Matagal na po kayo nagmumotor, sir. Tabi lang po natin, sir, dito, sir. Ha? Bago lang din po. Hindi po ako pulis, ha. Hindi rin po ako enforcer. Kinabahan ka. Ngayon, mga rider din po kami, ma'am, sir. Pinara ko kayo kasi road safety advocate ako. Ang advocacy ko is spread yung tamang kaalaman sa pagmumotor. Okay lang ba, sir, kung i-remind kita? Kasi yung anak mo, ilang taon na ito? Tatlo. Tapos ito, mag-asawa kayo. Bago pa lang yung motor mo. Okay. So, bilang road safety advocate, ang payo ko sa'yo, huwag mo nga hayaang isakay yung dalawang ito sa motor. Tsaka ikaw, ma'am, magsusuot ka ng helmet. Alam nyo po ba, sir, na bawal yung walang helmet? So, ang sakin, sir, bilang road safety advocate, nagpapaalala po kami sa lahat ng nagmumotor. Kasi ito, public highway ito. Sir, public highway po ito. So bilang mga road safety advocate kami, gusto naming iangat yung mga dignidad ng mga nagmumotor dito sa Palawan. So hindi ka namin titikitan, hindi namin kayo huhulihin, pero papaalalahan na namin kayo, ma'am, na kung kayo'y madidisgrasya, sir, yung helmet nyo hindi po yan standard. Pangalawa, may mga bata po. Pangatlo, nasa public highway po, bukod sa illegal, sobrang delikado po yan, sir. Kung kayo makakaligtas, nababalitaan nyo ba yung mga sa balita, yung mga namamatay sa motor? Nakahapon lang, ilang piraso yung nadisgrasya, sir. Mag-iina, 4 piraso, patay lahat sila. Nabalitaan nyo po yun? Huwag naman po sana na gano'n ang mangyari. So, tapos yung inner lane po, bawal po tayo dito, sir, ha? Dito lang tayo sa outer lane. Maliban po dun, sir, pag nahuli po kayo, bawal na bawal yung bata. Kasi nasa child minor policy po yan. Pwede pong ikulong yung magulang na sinasama sa pagmumotor. Child policy po natin. Tsaka wala silang face mask. Okay? Mas delikado po yun, sir. Kaya i-remind ko rin kayo na kami po ay hindi lang basta nagre-remind. Talagang ini-insist namin na sa susunod na kayo ay aming makita ulit, pwede na po namin kayong i-report. Okay? Sir, okay lang po. Huwag po kayo ma-offend at huwag po kayo magagalit. Nako, ilang taon na yun? Tatlo, tapos ito, dalawa. Nako, taga saan ka ba? Taga Siksikan ka? So, ibig sabihin, umikot ka pa? Bagong kuha yung motor mo? O, hindi ko natatanungin kung may lisensya ka o at may papel. Dahil mas malaking violation na yun. Diba? Alam ko naman. So, wala ka pa rin lisensya. Ganito yung gagawin mo. May mga pulis dyan sa unahan. Okay? Huwag na kayong pumunta doon, mauhuli kayo. Dahil nandito si Chief Eliarmo Galiasar. So siya ay Chief PNP, kaya maraming pulis ngayon na nakapaligid sa mga kanto. At kayo'y walang helmet, sobrang delikado. Okay? So ugaliin ninyo palagi na hindi dahil bawal sa batas, walang pulis. Okay lang sa inyo na walang helmet, huwag ganun. Lagi mo, sir, sa isip, sir, yung kaligtasan ng mga anak mo. Hanap pa tayo ng iba. Marami yan dito, mga kois. Sabihin ko sa inyo, napakarami ng mga undisciplined riders dito, yung mga nagmumotor. Karamihan, yung dinadahilan nila ay tawag nito, malapit lang daw yung kanilang pupuntahan, kaya hindi na sila nage-helmet. Huwag po ganun, mga kois. Lagi po nating tatandaan na kahit malapit yung disgrasya, minsan ay tumarating. So mas mabuti nang lagi tayong safe. Dito tayo Santa Monica, mga kois, no? Ito, walang, oh,
wala mga helmet. Kita nyo yung mga dalawa na yon, wala mga helmet. So karamihan dito is mga hindi nage-helmet. I-remind sana natin, kaso mukhang lasing. Baka pumalag eh. Sa siksikan. So dito sa siksikan, parte pa rin siya ng Puerto Princesa, malapit lang, at mayroon pa rin mga multicab na nagbabiyahe galing ng bayan papunta rito. So all in all is sakop pa rin talaga ito ng halos city proper. So titingnan natin kung may mga hindi nag-helmet dito at i-remind pa rin natin. So yun mga kois, no? As you can see, mga nakabao helmet, sobrang dami. Pero yung pupunteriyahin natin ngayon is yung hindi talaga nagsusuot ng helmet. Okay? Tulad nito, mga nakikita natin na walang suot na helmet is pinapara natin yan. Kasi para sa pa natin yan. So titingnan natin ano kung ano magiging reaction nila sa ating campaign. Okay. So yan na nga. Hello sir, magandang hapon po. Ako po isang road safety advocate, ma'am. Ang advocacy ko po is ipalaganap ang kaligtasan sa kalsada ng Palawan. So ako po yung nagbablog, ako po si Coy Stoney. So hindi po ako hindi ko po kayo titikitan. Hindi rin po ako police. Ako po isang road safety advocate. So napansin ko po sir, alam din po namin kasi yung talaga namin nakaw-selbiyero ko. Ang hita po ko ng pasensya. Ako naman po alam ko rin may maliwong. Alam nyo rin po. Kulang po katanggi yun. Okay. Pero kasunod po, ulit ba ulit? Wala po lang po. Ang sa akin po ay si ma'am po, walang helmet. Napakadelikado. Sir, ilak po natin yung concert. Dahan-dahan lang po yung takbo nyo. Nakita ko po. Maganda po. Ang sa akin lang po ay gusto ko lang ma-educate po kayo. Sir, huwag po kayong magagalit. At alam nyo rin po na mali po yung kwa natin ano. At kami po yung nag-i-educate ng tama sir. So sana po next time po ma'am mag-helmet po kayo. At yung helmet ni sir hindi standard po yan. Actually po dapat po yung kahit hindi full face po yung may ICC. Yung half face lang po. Pero yung ngayon po kaya ko po kayo pinara is para pangaralan lang po. Na bawal na bawal po kayo magmotor kapag wala po kayong helmet, dahil bukod sa bawal po sa batas, sobrang delikado sir. Halimbawa sir, kayo sir, nag-iingat dahan-dahan. Pag kayo'y nabangga ng rascal na nagmamaneho ng van, napabalitan nyo po sa balita na sunod-sunod po yung mga namamatay ng vehicular accident. Sana po ma-realize po natin na kawawa po yung maiiwan nating mga mahal sa buhay. Ano po? Dahan-dahan lang po. Nagre-remind po kami po. Maraming salamat sir, no? At mag-iingat po kayo ha. Bibilan mo siya ng helmet sir at sana dalawa yan eh. Ganon. At kakabitan mo rin po ng side mirror taka plate number. Okay, marami po kayong violation. Kaya sana po maintindihan niyo po yung aming advokasya. Ingat po ha. Sige po, mauna na po kayo. Mag-helmet ka, dandaan lang po kayo sir ha. Sobrang dami ng mga hindi nage-helmet dito, mga kois, no?